Hello, hello, hello. Good morning, mga ka-BSS. Buhay sari-sari. Andito na naman po ako ngayon. Welcome back po sa ating channel, Buhay Sari-Sari, BSS TV. Ngayon pong araw ay ipakikita ko sa inyo ang aming bahay. Ipapakita ko lang po ang mga iba't ibang parte ng aming bahay na pwedeng pag-aralan ng aking anak ngayong panahon ng pandemic na bawal ang face-to-face class. Kaya dito lang sa bahay nag-aaral. Yung tinatawag na modular distance learning. Ito po yung aming sala. Pwede rin po siya dito mag-aral. Pwede rin po dito sa aming dining area. Pwede rin po dito kasi meron din po ditong upuan at mesa. Ito po yung aming kusina. Parang hindi naman siya dito pwedeng mag-aral kasi walang mesa, walang upuan. O kaya pwede rin naman po sa loob ng kwarto. Tiyan. Pwede rin dyan. Oh. Kahit saan pwede. Basta may komportable ang iyong anak na makapag-aral ng kanyang mga module. O dito pwede rin sa kwarto. Kasi merong upuan. Pwede rin po dyan. Oops! Ano? Ano bulilit? Bakit maingay ka? O, sunod lang sunod naman itong pusa ko. O. Ano? What's your problem? O, mamaya na. So, mga ka-BSS, Buhay TV, Buhay Sari-Sari pala, sorry, Buhay Sari-Sari, BSS TV. Ito po yung napili ko na area dito sa aming bahay, ang aming sala. Para dito mag-aral ang aking anak. Kasi, ayan, well ventilated, maraming bintana, malapit sa pintuan, may upuan, may mesa, at saka ang liwanag, natural light lang po. Mamaya, ipakikita ko sa inyo. I-makeover ko ito para maging conducive for learning. Para maging isang, para makapag-concentrate siya sa kanyang pag-aaral. Aayusin po natin ito. Ipakikita ko po ito sa inyo mamaya. Later! Okay, mga ka-BSS! Ito po yung sala namin. Kung titingnan ninyo, napaka-init. Kaya dapat lagyan natin ng kutina para maharang naman ang isang init na pumapasok galing sa sunlight. Kasi kawawa naman ang mga ang anak ninyo. Kung habang sumasagot ng kanyang module, masyado namang mainit. Dapat hindi masyadong mainit. Dapat tamang-tama lang. Lalagyan natin ng kurtina para maharang ang ibang liwanag na galing sa labas. Baka matamaan. Ito guys, hey guys. Mga ka-BSS, lagyan nyo ng kurtina para hindi lahat ng liwanag pumasok sa loob. Kasi kapag ganitong ulas dito sa amin, napakaliwanag. Kaya tatakpan natin ang liwanag. Kasi kawawa naman ang anak ko. Pabibilan sa araw. Ay! Parang napakaan naman. Ito lang, bon. Ay, tumutol. Oh my God. Nasobrahan ko. Ayan. Nasobrahan ko.
Ano? Sandali. Ay. Ang hirap naman ito. Parang hindi na ako sanay magkapit ng kurtina. Ay. Ngayon naman lang ako. Tingnan niyo, oh. Diba? Hindi naman masyadong maliwanag. Kasi dapat tama lang ang liwanag. Pwede naman ganyan. No. Tarian mo. Dito. O kaya dyan, lagay mo na lang dyan. Para hindi. Ayaw ako. Marunong ako nyan. Sige, ikaw na lang ha. Tapos. Oh, di ba? Hindi na masyadong maliwanag. Oh, ikaw naman sa kapila. Okay na yan. Kasi pag inano mo pa yan, oo. Papasok na. Tama lang yan. Para dito, oo. Tingnan mo, oo. Di ba? Hindi ka masyadong mainit. Di kasi ito tayo. Lang sa lagyan natin ng sapin para ano yung ganyan pambata yan o, lagyan ng sapin tapos dapat malapit lang sa kanya ang mga lapis at ball gun ay hindi ka siya. Naku, napakarami naman ng ball gun at lapis itong anak ko ito. Para yan. Lagyan mo ng glue. Dapat lahat ng mga kagamitan dyan, malapit lang sa kanya para pagkailangan niya, madali niyang makuha ang kanyang gamit. Nasaan na yung stapler? Yung stapler? Yung stapler? Wala dito. Sana magkaibinala ng batang yan. Yung stapler. Ayan po. Ayan! O, oh, ready na! Huwag mo na akong kulan! Stop na! Tama, picture ako. Tapi picture ako niyo. After. This is after. That's enough! May husband! Ano ba? Na kami ng pag-makeover ng aming sala para sa learning space ng aking anak na grade 7. Ayun po siya. Sumasagot na ng kanyang module. Yan. Ganyan lang po kasimple. Kailangan well ventilated ang ilaw, tamang-tama lang po para makapag-concentrate siya sa kanyang pag-aaral. O, yan lang po muna mga ka-BSS. Thank you for watching. God bless.